So, hi mga kakampi. So, nandito tayo ngayon sa may Plaridel, Parulan. And meron tayong guest. Siya si Ate Emily Sebastian. Pakinggan po natin ang boses ng kakamping. Wait lang tayo. Afternoon po. Ako po si Emily Sebastian ng Plaridel, ng Parulan Plaridel. Manager po ako ng cooperative, samahan ng mga manggagawang credit cooperative. And outspoken po ako sa pagiging lender of Redo. Kasi bakit nga ba? Dahil nakita ko po yung advocacy kasi ni Ma'am Lenny Robredo. Si Ma'am Lenny Robredo, ang advocacy po ng aming cooperative, ng credit cooperative ay kami po ay nagtuturo na mag-save ang tao, kami ay magtuturo kung paano mag-impok. Si Ma'am Lenny, ganun din. Tuturuan, hindi kanya bibigyan ng fish para kainin, kundi tuturuan kanyang maghanap buhay. Kukunin niya yung mga nasilaylayan, turuan maghanap buhay. Para, at eventually, kapag marunong na sila, kikita na sila at their own. So, hindi na nila kailangan humingi ng fish o bigyan mo lang bigyan ng ano. Kumbaga, yun yung advocacy ni Ma'am Lenny na nakita namin bakit nga ba siya ang presidente namin. So, my president is still be Lenny, Ma'am Lenny Robredo. Hindi pa man siya nagpe-presidente. Vice president pa lang siya. Itinakbo niya Lenny Robredo na ako. At ang aking pamilya, mga kapatid, ay isa ring Lenny Robredo. Kung ano man po ang makikita nating ano ni Ma'am Lenny, tahimik siya eh. Pero she is full of action kahit tahimik siya. Hindi kasi siya yung ma-social media na tao. Pero naniniwala ako na lahat ng ginagawa niya ay para sa ating bayan. At yun nga, awarded na rin siya sa COA. Siguro alam niyo naman po yung sa COA, di ba po? Isa ang tanggapan niya sa legit na nakakasunod sa Commission of Audit. So isang malaking factor na ang ating presidente na iboboto ay marunong at ang concern ay yung mga nasa laylayan. Thank you. Yan. Yan mga kakamping, narinig na natin ang boses ni Ate Emily Sebastian. Isa siyang manager ng kooperatiba samahan ng mga manggagawa dito sa Bulacan. Plaridel, Bulacan. Salamat sa Diyos!